Yo, what's up mga kabudol? Ito na ang iniintay niyong tutorial ko, no? Kung paano mabilisin ng wifi speed at paano maging stable. Panoorin niyo na to. Ang bahala sa inyo. Yo, what's up mga kabudol? Ito ulit. Meron ulit akong ituturo sa inyong tutorial. Itong tutorial natin na to, para mas mapabilis yung internet connection nyo or maging stable yung wifi connection. So ito ituturo ko na. So ito na tayo mga kabudol, no? Unang-una, kailangan nyo munang mag-download ng application. Ito ipapakita ko sa screen. Itong sa cellphone ko. Una, mag-download kayo sa Play Store ng Wi-Fi Analyzer. Ayan, no, nakikita nyo sa screen ko na to. Pag nakita nyo itong Wi-Fi Analyzer, ito yung pangatlo. Ito yung may kulay blue na signal. Yan yung ida-download nyo, no? Kailangan nyo to para ma-check yung Wi-Fi signal nyo kung merong mga interference or may mga nakaharang. So, ayan, kapag na-download nyo na to, i-open nyo lang. And then make sure nga pala mga kabudol, kapag ginagamit nyo tong application na to, kailangan nakabukas yung GPS nyo. Ayan o, yung GPS. Kailangan naka-open yan. So once na na-download nyo na yan at na-open nyo na yung Wi-Fi analyzer, makikita nyo dito sa channel graph. Ayan, meron yung channel graph, time graph, tsaka yung mga best channel. Ayan, sa 5 GHz or 2.4 GHz. Ayan, nakikita nyo naman sa screen ko. So, ang gagawin natin, para maging stable nga yung wifi natin or mas maging mabilis pa, i-check nyo yung 2.4 GHz, i-check nyo yung channel graph. Ayan, makikita nyo dito sa channel graph. Ang wifi name nung sa akin, ito yung kulay pula. Ito yung kulay pula na yan. So nakikita nyo, no, maraming nakaharang sa kanya. Ayan, no, kasi yung settings natin dun sa gateway or dito, ito ipapakita ko sa inyo. Mag-login kayo dito. Sa 2.4 GHz. Ayan, no, sa settings, makikita nyo yan sa basic. Sa settings yan, makikita nyo itong channel. Ito yung tinutukoy ko, yung channel. Ayan, nakikita nyo dito, maraming 2.4 GHz dito sa location namin. So, nakaharangan siya. So, para maging stable yung wifi natin, etong naka-auto, pipili tayo ng walang nakaharang. So, dito tayo lilipat sa channel 12. Or dito sa ano, sa channel 10 na lang, sa channel 10 tayo lilipat. Ayan, no, kasi usually yung default naka-auto lang siya. So ngayon lilipat tayo ng channel 10. Etong country or region, pwede rin kayong mag-select dito, no. Nasa inyo na 'yan, pero akin, para sa akin okay na muna 'tong sa China. Tapos i-click niyo lang yung submit, no. Pagka-click niyo yung submit, antayin niyo lang. So kung ano yung ginawa nyo sa 2.4 GHz, ganun din yung gagawin nyo sa 5 GHz. Ganun din, i-check nyo kung maraming nakaharang sa 5 GHz, no. Madali lang naman itong kapain. Click nyo lang din yung 5 GHz sa basic settings. Pili lang din kayo ng channel dito. So far naman, sa 5 GHz kasi wala namang merong modem sa amin na dito sa mga kapitbahay. Konti pa lang yung may 5 GHz. So para sa akin, i-auto ko pa lang to. Hindi ko nagagalawin yan, no. Ayan, ganun lang mapabilis, no, yung kung paano maging stable yung wifi connection nyo. Mag-speed test tayo. So nakalimutan natin mag-speed test, no, bago tayo mag-start. So ayan, kapag hindi pa kayo satisfied dyan sa ginawa natin, no, pumili lang kayo ng channel din dito.
ulit-ulitin nyo yung process kung saan mas maganda. So medyo nababagalan ako kasi kanina mabagal din eh. I-check nyo lang ulit. So try natin dito sa ano, try na natin sa channel 12. And then mag-speed test na ulit tayo. Tingnan natin kung may improvement. So repeat nyo lang yung process mga kabudol oh. So ayan, naging mas stable na yung wifi natin nung nilipat natin sa sa channel 12. So ganun lang, i-repeat nyo lang yung process, i-change nyo lang yung channel. Ayan. So ayun oh, wala nang mga nakaharang sa channel 12. Tapos i-check nyo din, ayun oh, 1 ms lang yung ano natin. So ayun, sana naintindihan nyo. I-download nyo yung, ulitin ko, i-download nyo yung wifi analyzer. Tapos i-check nyo kung saan yung mga signal na available dito, kung saan mas maluwag, kung saan walang tatamaan na ibang signal. Ayan, tapos palitan nyo dito sa channel. And then ayun, okay na yun. So sana naintindihan nyo yung tutorial natin na to. Same lang din siya ng 5 GHz, ganun din yung gagawin nyo. I-check nyo, ayan, kagaya na itong dalawang signal na to, nagkakatamaan. So kung yung channel nyo nandito sa 36 or 48 between dyan, lumipat kayo dito sa 60 or 100 doon sa walang tatamaan, para solo nyo lang yung channel tsaka walang interference na nagaganap, hindi bumabagal yung wifi signal nyo, no? So ganun lang kadali. Nakita nyo naman yung speed test natin kanina. Ayan, yung speed test natin 45 Mbps na. Compare natin doon sa kanina natin na 14. So ayan o, meron na pala tayong sample. Nung kanina nasa 10 tayo, 14 MB. So ngayon 45 na doon sa wala talagang nakaharang. So ayun lang, like, share and subscribe. Sana natutunan nyo to. Bye bye. Chill lang, relax, ngiti. Kahit uwi, di ganong padali. Purchase your tracks today.